gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Basahin po natin at minsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa ikatlong linggo na tayo ng Adbyento. Ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Ang Gaudete na salitang Latin ay nangangahulugang magsaya kayo. Kaya ngayong linggo, ang kulay ng simbahan ay pink. Isang kulay na mas masaya kaysa violet. Hindi madali ang paghahanda sa anumang okasyon. Maging iyan ay paghahanda sa kasal, o sa birthday, o sa piyesta. Kapag tayo'y naghahanda, kailangang mag-ayos, maglinis, mag-decorate, magluto. Ang daming trabaho at ang daming dapat gawin sa ating paghahanda. Yan ang Adbyento, paghahanda. Medyo matrabaho, pero sa linggong ito pinapaalaala sa atin, ang pinaghahandaan natin ay masaya. Masaya ang Pasko. Masaya ang muling pagdating ng Panginoon. Kaya huwag tayong magreklamo o magpabaya. Masaya ang pinaghahandaan natin. Ito nga ang narinig natin sa sinulat ni San Pablo. Rejoice always. Magalak kayong lagi. Maaari tayong magalak na palagi kung palagi tayong nagdarasal. So, pray without ceasing. Ang dasal, tunay na dasal, ay nagbubunga ng kagalakan. Tayo rin ay nagagalak ng palagi kung ang pananaw natin ay positive. Nakikita natin ang kabutihan sa lahat ng pangyayari. Kaya sinabi din sa atin, in all circumstances, give thanks. Ito po ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Rejoice always, pray without ceasing, in all circumstances, give thanks. Ito dapat ang diwa natin ngayong Adbyento. May dalawang bagay pa na sinabi si Pablo. Suriin ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti at layuan ang lahat ng uri ng kasamaan. Marami ang inaalok sa atin sa panahon ng Kapaskuhan. Mga bagay na bibilhin, mga gimmicks na gagawin, suriin ang lahat ng bagay. Huwag basta-basta lang magpadala. Kunin ang mabuti at itapon at layuan ang masama. Maniwala tayo na kung gusto natin na maging banal tayo, hanggang sa pagdating ng Panginoon, mas lalong ginugusto yan ng Diyos. Hindi lang tayo ang nagsisikap na magpakabuti.
ang Diyos mismo ay nagsisikap para sa atin na maging mabuti at banal tayo. Tapat ang Diyos sa kanyang balak at sa kanyang plano. Natatanaw na natin ang araw ng Pasko. 12 days na lang, Pasko na. Sana maliwanag na sa ating pananaw ang tunay na magpapaligaya sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Ang pinakarigalo ng Diyos sa atin. Jesus is the reason for the season. Kaya piliin nating mabuti ang tunay na magpapalapit sa atin kay Jesus. Huwag nating hadlangan ang Espiritu Santo na kumikilos sa atin. Maggalak tayo. Pinababanal tayo ng Espiritu ng Diyos sa panahong ito ng paghahanda. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.